Buenos días, señoritas y señoritos. When President Bongbong Marcos Jr. abolished the Presidential Anti-Crime Commission established by the administration of ex-president Rodrigo Roa Duterte, many of you raised concerns that maybe President Marcos will next abolish the PCGG, which was created during the time of President Corazon Aquino to run after the Marcos' stolen wealth and wherever they are located all over the world. Kaya hanggang ngayon po, may mga kaso pa po yung mga Marcoses sa Switzerland at saka sa Amerika at sa ibang lugar pa po. So, ang kwan po natin ngayon, kaya ang balita po natin ngayon, ang tatalakayin issue natin ngayon is what awaits the Philippine Commission on Good Government. What is the fate of this office ngayon na yung taong o yung pamilya hinahabol nito andyan na, bumalik na sa Malacañang at they are now in power. So what will happen to the Presidential Commission on Good Government? So una pa lang po, pagpasok pa lang nila sa pwesto, sinabi na ni bagong Justice Secretary Crispin Remulla na naisip na daw po nila yun, baka i-abolish daw ang PCGG. Pero sabi niya, baka hindi ngayon, hindi muna ngayon. So ito ang quote sa kanya po ng media kay Boying Remulla. I don't really know now, but I don't think we want to rock the boat right now on that matter, because it's not politically correct and there are pending incidents in the courts. But I don't think it's right for us to do anything drastic about that. So, yun po ang good news na hindi pa naman nila pala sa ngayon, hindi pa nila kaagad-agad i-abolish dahil may mga issue pa po pending dito or tinatalakayan ng komisyon. Pagkatapos po, hindi rin daw po politically correct yung nga rightly so na sinabi niya ito, kasi marami pong magagalit. Kumbaga, di ba, winarning nga tayo ni Mayor Isko Moreno na pag inelect niyo Marcos, magagalit yung, kasi for 30 years nag-away-away lang itong, almost 40 years nag-away-away lang itong dalawang grupo. Pag inelect niyo si Marcos, magagalit ang mga Aquino. Pag inelect niyo yung mga Aquino, magagalit yung mga Marcos. So, kumbaga, mas babalik ulit or mas gagrabe yung galit. Siyempre ngayon galit pa rin yung mga kakampings, mga Liberal Party, natalo sila. So the flame of anger will only rise up. You will inflame, parang that's like putting kerosene or gasoline to a fire. So sa ngayon, tama si Boying Remulla, this is not yet the time. Pero yun nga, marami na nga mga pahayag sa bata ni Marcos na baka ilalagay lang ito, alisin ito. At in fact, wala pang na-appoint na pumalit na chairman dito. Kasi yung dating chairman na hindi na confirm ng Commission on Appointments, so ng Senado, kaya wala, kailangan i-appoint ulit ni Bongbong Marcos. So ang balak dito, pwede ilagay siya sa mga opisina na under sa Office of the Ombudsman or other iba pang mga ahensya nito. Pero ito po maganda na, at meron rin sinasabi na baka lalagyan na lang dito nung tao na
mas loyal kay Marcos or mas kalaban kay Marcos. At meron rin dito sinasabi na kung hindi man i-abolish, tatanggalin siya ng pangil para hindi, wala na talaga siyang magagawa at hindi na makakahabol yung nakaw na yaman ng mga Marcoses na nakakahalaga $10 billion $10 billion in 1986. Pero sinabi ni Melda, sa isang interview kay Mel Tiangco, umakyat na daw ito sa mga 3 trillion pesos. So ito po ang hinahabol ng PCGG, although ngayon lo po parang ang na-recover nila mga 250 billion pa lang at yung iba na ibigay na sa mga na nabayaran na sa ang mga na-distribute na sa biktima ng martial law. At yung iba naman po, at may blog, separate blog tayo dyan, nilustay ng mga congressmen doon sa tinatawag natin fertilizer scam during the time of President Benigno Aquino. So it is, may separate blog po tayo dyan. So pero po itong si Ruben Carranza na former PCGG commissioner na at COMELEC commissioner rin po na nandun na po sa Amerika ngayon, sabi niya ang tingin niya talaga ang gagawin ni Marcos dito, sabi niya the PCGG will be used by the Marcos family and I think Marcos Jr. has all but said so to go after former Marcos cronies that the Marcos family considers to still be possessing or in control of assets that they claim are theirs. This will be a fight for ill-gotten wealth by the ill-gotters of that wealth. Ang ganda po ang pagkasabi niya. So, gagamitin daw ito ng mga Marcoses para habulin yung mga, kung alam niyo po, nung panahon ni Marcos, kaya natumba yung Pilipinas, bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas, yung mga malalaking negosyo, kinuha niya, including Philippine Airlines, mga banko, ABS-CBN, Meralco, lahat, kinuha niya sa mga nagmamayari nito. Pagkatapos, either hindi binayaran yung mga pamilya na nagmamayari nito, kasi martial law yun, or yung iba, binayaran, pero parang wala rin halaga yung pagbabayad. Pagkatapos, binigyan niya ito sa mga cronies niya, sa mga kaibigan niya, sa mga kaalyado niya. Pero syempre, ang kita ng mga ito or ang control talaga ng pagmamayari nito ay pamilya Marcos talaga. Kumbaga, pinahawak lang sa kanila. At may mga court record po naka-indicate at na may mga resibo dito at may mga prueba dito. In fact, kasama na po yung ABS-CBN na nakuha na po nila nung Cory and succeeding administration. Ganun rin po yung mga duwabit sa GMA7. So, ngayon po, sabi ni Carranza, gagamitin ito. Kasi hindi po lahat na ibalik kina Marcos. Nung nag-take over na sila Cory, yung mga mamayari nito, alam nila wala na sa poder mga Marcos, nasa exile na, ginamit na nila para pang sarili nilang owner, kwan po, interest. Kumbaga, they already owned this at nakapagpasok sila sa Cory or succeeding administration na ni FBR, ni Gloria. So, hindi na nahabol ng mga Marcoses. So, ngayon, hanggang ngayon, kinoconsider pa rin mga Marcoses na kanila ito. In fact, several years ago po, si Imelda Marcos sinabi na pati yung GMA7 kanila pa rin at hahabulin nila ito. So, maganda po tingnan yung mga gera po ito ng mga magnanakaw versus magnanakaw. Yung pamilya na nagnakaw hahabol sa mga pamilya na nagnakaw sa kanila. Wow! Main event po ito. Ilabas nyo na yung mga popcorn nyo. So, ito po ang sinabi ni Carranza na ang estimate niya yung
yung itong si Carranza na magaling talaga ito na PCGG commissioner noon at under sa kanya in 203 naka-recover tayo at na-declare ng Amerika ng 658 million worth of Marcos family assets sa Amerika na nagmamay-ari ng Pilipinas. Yun. Dineclare po sa ng Supreme Court na ang propriedad dito or stolen properties na ito ay sa ang mamay-ari nito ay taong bayan kasi ninakawan nga sa taong bayan. So sabi ni Carranza, the Marcoses are more concerned with the accountability for corruption that they still have over their accountability for human rights violations. The PCGG will not run by those who want to recover it and return to the people, but those who want to recover it and return it to themselves. So sabi niya, mas ang habol daw ng mga Marcos ay kunin ibalik sa kanila yung mga property na ninakaw nila na iniwan lang nila sa control at pagmamay-ari ng mga kaibigan na kaibigan ni Marcos. So yun po, ito po ang kwan. Ito po ang likely scenario na kung anong mangyayari sa kwan sa PCGG. At babantay po natin itong issue na ito dahil hindi po talaga na nasa interest po natin ito na i-recover pa po kung kaya pa po i-recover pa po itong mga Marcos wealth na ito dahil atin po talaga ito at lalo na ngayon na panahon na talagang kailangan natin itong mga pera na ito. Maliit lang po dito porsyento yung 203 billion estate tax. Mas malaki pa po ang hinahabol natin sa kanila. Kaya po pakikalat na lang po ito so that to other sa mga kababayan natin wherever they are, wherever in the world they are, lalo na yung mga OFW po, para malinawagan sila and they will help us na to pressure that through online and through word of mouth ang mga kababayan natin na to really try to convince the Marcos collectively tayo lahat magsasama-sama tayo to convince the Marcos to return back the money they stole from us. Anyway, they are already in power. Yung matagal na nila gusto, nakuha na nila. At least, ibalik na lang sa atin yung pera kahit kalahati lang sa 3 trillion na yan. So again, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog.